Ako'y sumasamba, marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo, ako'y matagpuan karapat-dapat. Linisin mo ang puso ko, bawiin ang mga sala ko sa puso't damdamin, sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng at lakas at kaluluwa. Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay ko. Sumasamba, sumasamba ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo, ako'y matag karapat-dapat. Linisin mo ang puso ko, bawiin ang mga sala ko sa puso't damdamin, at sa pagtaas ng mga maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay ko. Sa buhay ko, iyong pinili sa'yo.
pagpalang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po kayo? So alam po natin, ngayong araw na ito, start po ang ating curfew ng 6 to 5. So alam ko po, lahat po tayo nasa ating mga tahanan. At patuloy po tayong sumuporta para po tayo ay makatulong na masulba po ang problema ng ating ng gobyerno para po sa pandemic. Nawa tayo po yung maging bahagi ng solusyon at hindi po tayo makadagdag po sa problema. So, dyan lamang po kayo at tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa pangatlong wika na po tayo ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ito naman po yung patungkol sa kanyang ina at si Jesus bilang anak. Okay, at sa kanyang pong pinakamamahal na alagad. Yan po yung ating pag-aaralan. At alam ko marami po sa atin rito makaka-relate kasi po ito po yung patungkol sa relasyon ng mag-ina, relasyon ng magulang sa anak, at relasyon ng anak sa magulang. Kaya alam ko pong mahalaga po itong mensaheng ito para maunawaan po natin kung ano po yung nais ng Panginoon na pagpapahalagang ipakita natin sa ating mga magulang. Sana nga po kasama niyo pong yung mga anak sa panunood o pakikinig sa gabing ito at para maunawaan po nila yung inilalagay ng Diyos na hindi responsibility nilalagay ng Diyos sa kanilang mga puso na kalingain ang magulang kung paanong si Jesus bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo ay pinahalagahan niya o binigyan niya ng pagpapahalaga kung kanino niya iiwanan ang kanyang mother sa flesh na walang iba kundi si Mary. So masarap po na ito'y maunawaan po ng ating mga anak dahil naniniwala po tayo sa panahon po ngayon natin, iba na po ang pag-iisip at iba na po ang mga kabataan, sabi po nila, maring dahil po yan sa mga napapanood, dahil sa impluensya ng internet, impluensya ng Wattpad, impluensya ng mga bagay na kanilang napapanood, impluensya ng mga bagay na kanilang kinahuhumalingan. Kaya po, turuan natin yung mga anak natin kahit hanggat maaga, hanggat bata pa na tataniman ang salita ng Diyos. Para kung dumating ang araw na sila ay lumabas sa mundo at sila ay makisalamuha sa ibang tao, meron po silang baon-baon ng mga salita ng Diyos na magpapaalala sa kanila at tunay nga na gagabay po sa ating mga anak kasi hindi po biro maging magulang. Alam po natin yan. So sa gabing ito, yan po ang ating pag-aaralan. Basahin po natin ang ating teksto sa aklat po ng Lucas chapter 19 verse 26 to 27 po. Sabi po, "Dear woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother." Sa Tagalog po, ang sabi ay ganito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon at humingi tayo ng karunungan upang ang salita ng Diyos ay ating pong matanggap ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maraming salamat Panginoon sapagkat minsan pa pinahintulot mo ang Bed of Promises, Panginoon, ay magkaroon ng live stream sa gabing ito, Ama. Dahil lagi naming pinasasalamatan at ina-acknowledge na ang bawat araw, Panginoon, na pagla-live stream, Panginoon, ng Bed of Promises, yun po, Panginoon, ay ikaw ang nagtatakda at iyon ay kalooban mo, Panginoon. Lagi ka naming ina-acknowledge na walang Bed of Promises kung wala ka, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang mataas sa aming kalagitnaan. At habang kalooban at gusto mo na mga salita mo'y maipangaral, Panginoon, sa live stream na ito, Lord God, patuloy kami, Panginoon, Pare God, na nagbibigay ng puso namin, Panginoon, na nawa, patuloy namin masunod ang kalooban mo, Father God. Kaya Lord, sa gabing ito, bigyan mo po ng karunungan ang mga magulang na makikinig sa gabing ito, ang mga anak, maaring mga anak, Panginoon, na makikinig sa gabing ito. Ganun din po ang lingkod mo na mga ngaral, Lord, sumasandal ako sa iyo. May limitasyon ang karunungan ko. May limitasyon ang kaalaman ko, Panginoon. May limitasyon ako bilang tao. Alam mo yun, lagi akong sumasandal sa iyo. Humihingi ako ng karunungan mo upang ang salita mo'y maipangaral ko ng may kapangyarihan, may pahid na galing sa iyo at ayon sa iyong kalooban, Padre God. Maraming salamat at ang mga kapatid ko na nandito na ngayon ay nakatunghay at nanonood, Panginoon, sa kanilang mga tahanan o nasaan man sila, sa probinsya, sa Manila, sa ibang bansa, Panginoon, Lord, katagpuin mo po kami. Salamat sapagkat ang Diyos na
tinatawagan namin, hindi nalilimitahan ng space, ng lugar, Panginoon. Hindi kami nagkikita-kita, hindi kami minsan yung iba, hindi ko kakilala, pero salamat, may Diyos na nakakakilala sa amin at kakatagpuin kami sa tunay naming kalagayan. Salamat po sa pagsama ng Espiritu Santo, hindi kami mag-iipon, hindi kami magla-live streaming pag wala ka, Panginoon. Alam mo yan, lagi ko yan sinasabi sa iyo, kailangan ko ang pagsama mo, kailangan ko ang hipo ng Espiritu Santo para makatagpo at maabot ang mga kapatid kong may mga pangangailangan. Sila'y lumapit sa iyo, sila'y nakinig ng salita mo, dahil alam namin, Lord, may gagawin ka at ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan. Huwag mo pong biguin ang mga kapatid ko na nakatunghay sa gabing ito, Lord God. Katagpuin mo sila sa tunay nilang kalagayan. Salamat po, Ama. Instrumento mo lang ang lingkod mo. Instrumento mo lang ang Las Piñas District Workers, Lord God, na nananalangin sa mga viewers namin, Lord God. Ikaw ang gumawa sa buhay namin. Ikaw ang kumilos. Gusto ka naming maranasan. Tulad ng nais mo na kami gusto mo na ikaw ay maranasan namin. Ganun din po ang puso namin. Sa gabi-gabi, Lord, magparanas ka namin. Gusto magparanas ka sa amin. Gusto ka naming maranasan, Panginoon. Salamat po, Ama. Hindi nabibigo ang humahanap sa iyo sapagkat ikaw ay aming masusumpungan. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Masarap pong nakakahipo ng puso pag ang panalangin mo ay panalangin ng magulang para sa anak o ito'y relasyon ng pamilya. Kasi alam natin, hindi karaniwang healthy ang relasyon ng mag-ina, mag-ama o ng magpamilya. Dahil ang pamilya ang unang sinisira ng kaaway. Tandaan po natin yan. Yan po ang kanyang target. Yung pamilya, kasi alam niya ang pag sa pamilya tayo unang sinilang, kaya alam niya pag sa pamilya hindi tayo kumbaga parang may problema, alam niya yung relasyon natin sa Diyos ay magkakaroon din ng problema, kasi po yung ating pong image ng Diyos karaniwan nakikita natin sa magulang, yung image natin sa Diyos karaniwan tinitingnan ng anak sa kanilang mga magulang. Kaya sa gabing ito, ganun din po ang mga magulang, ang pinakamatindi pong nakakapagsakit ng kalooban ng magulang, yung damdamin ng anak. Ang pinakamatinding sakit ng kalooban na nagdudulot ng sakit ng kalooban sa magulang, sa pamilya, diba sa atin, yung mga wife, yung husband, sa husband, yung wife, sa magulang, yung anak, sa anak, yung magulang. Kasi dito, yun, dapat po kasi ang pinaka-pattern, lalaki ka sa pamilyang iyong kinagisnan o sa pamilyang kung saan ka galing. Kaya nga makikita natin doon, lalo na yung suffering, lalo na yung pain ng mga lumaking walang magulang. Ano na yung pain ng mga anak na lumaking walang tatay? Yung pain ng mga anak na lumaking walang nanay? Tayo nga kumpleto, hindi pa rin perpekto. Tayo nga misan kumpleto na yung pamilyang kinagisna natin, pero hindi pa rin perpekto na iaapektuhan pa rin tayo. Paano pa yung mga kulang? Kaya pala sinabi ng Diyos, I am the father of the fatherless. Kasi alam niya ang damdamin ng mga ulila. Maring naulila dahil namatay ang magulang. Pwede ring naulila kasi walang magulang. Pwede ring naulila kasi hindi kilala ang magulang. At mga byuda, yung mga byuda, hindi lang yung namatayan yan. Pwede ka rin sabing byuda ka. Kasi sa pag sinabing byuda, namatayan ang asawa. Pero maraming hindi namatayan ang asawa. Pero lumaki, tumayo bilang single parent. Walang asawang matawagan, masandalan. Iniwanan ng asawa. So doon natin makikita talaga, kaya sa Panginoon, malaki po ang kanyang baha, ang kanyang paalala na kalingain ang mga ulila at mga byuda. Yung mga taong walang inaasahang pamilya. Kasi tayo sa pamilya, tayo unang sinilang. Kaya malaki ang epekto ng pamilya sa atin. Kaya si Jesus, nung bago siya namatay sa Cross of Calvary, inahibilin niya ang kanyang ina sa kanyang pinakamamahal na alagad. Bakit? Bilang anak, ano po ang damdamin niya? At si Mary, nung time na yun na nakatingin sa cross of, na sa krus ng Kalbaryo, na yung anak niya ay nakapako, dinutuya ng tao, ano ang damdamin ng isang ina?
Kaya yan po yung pag-uusapan natin. Para sa gabi ito, maranasan po natin yung kaaliwan po ng Panginoon sa puso ng mga magulang, sa puso ng mga anak, sa puso ng mag-aasawa, sa puso ng isang pamilya. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pamilya. Huwag po tayong nasain natin, wala pong perpektong pamilya, lagi nating tandaan. Walang perpektong pamilya, nagiging kumpleto lang perpekto yan pag ang Diyos iniimbita natin na sumama sa pamilyang itinayo o ipinagkatiwala niya sa atin. Amen? Kaya sa gabing ito, iiyak po natin yung pamilya natin kay Lord. Pero kailangan maunawaan muna po natin yung mga tungkulin at mga bagay ginawa ni Jesus sa cross of Calvary na isa sa hinihabili niya. Isa sa pitong wikang binitawan ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, ginang, narito ang iyong anak, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Bakit po ganun kaya ang katagang iniwanan ng Panginoong Jesus? Bakit po kaya ang ganun ang katagang kanyang binitawan? Pag-aralan po natin para patuloy po nating maunawaan. Basahin po natin sa verse 25 ng Lucas, ay ng John chapter 19, verse 25. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas, naroon din si Maria Magdalena. So ang tinukoy na nakatayo sa harapan, sa tapat o sa malapit sa krus kung saan nakapako si Jesus Christ, ay tatlong babae. Ang unang babae doon ay his mother, Mary, wife of Joseph, yung nanay ni Jesus sa laman, sa flesh. Ngayon, pangalawa, his mother's sister, yung tita, kapatid po ni Mary, sabi doon, na asawa ni Cleopas. So, kumbaga titingnan, tita po, kung titingnan po sa magkakamag-anak, tita po siya ni Jesus sa laman, kasi kapatid siya ni Mary. At si Mary Magdalene, na pinagaling ni Jesus dahil sa kanyang mga sakit at pinalabasan, 7 demons have been driven out from her. So may 7 demonyo na pinalabas kay Mary Magdalene. Kaya nandun siya kasi naranasan niya yung kagalingan at yung 7 demonyo na lumabas sa kanyang katawan. Kaya siguro ganun na lang yung suporta niya kay Jesus nung pinapako sa krus kasi naranasan niya kung paanong siya pinagaling ng Panginoong Jesus at pinalayas ang 7. Yun nga, isang demonyo lang. Isang demonyo lang eh. Parang hirap na mabuhay ng normal yung pa kayang 7 demonyo sa katawan niya. Kasi alam naman natin yung buhay ni Mary Magdalene. O sige po, hindi po sila ang pag-uusapan natin. Dinidescribe ko lang kung sino yung mga babae na nandoon sa harapan o malapit sa cross na kung saan si Jesus ay nakapako. Sabi po doon, Mary, as a mother to Jesus, feeling on that moment, ano kaya ang damdamin na ni Mary bilang nanay ni Jesus sa laman nung oras na yon? Nanay ako, nanay yung iba nandiyan sa atin. Kilala mo, alam mo ang damdamin ng isang ina. Yung makita mo lang yung anak mo na may sakit, naku, hindi ka na mapakali. Yung anak mo, makita mo lang, lalo na siguro yung mga ina ngayon na nakikita yung mga anak nasa bedridden, may matinding sakit at karamdaman, yung anak nagsasakripisyo, lalo yung mga anak na alam natin na yung umiiyak sa tindi ng mga sakit na nararamdaman, ewan ko ba? Parang iba kasi ang damdamin ng ina ha, pero sabi ng Bible, hindi po lahat kasi may magulang ding marunong lumimot sa kanyang anak. Kaya nga may mga anak na naiwan sa kalsada, may mga anak na naiwan sa basurahan, may mga anak na nakikita natin yan sa mga balita, iniwan sa hospital, may mga anak na pinaampon, may mga anak na iniiwanan kung saan-saan. Kasi may magulang din, hindi natin sila hinuhusgahan. Maaring meron silang personal na dahilan, pero hindi natin sila. Pero diba, ano kaya yung damdamin? Tayo. Diba? Kumbaga parang tayo yung inaano na Panginoon na ano damdamin mo bilang ina kung si Mary ka na yung anak mo nakapako sa krus, tinutuyan ng tao. Alam mo yung anak mo walang kasalanan. Diba? Ano kaya damdamin ni Mary? Ano kaya? Siguro wala siyang tigil ng hagulgol. Diba? Ikaw nga eh, hindi ko pa, ewan ko, huwag na maipahintulot ni Lord, maranasan ko. Siguro maring dito sa atin, merong mga viewer tayo dito nakaranas na namatayan ng anak. Ano kaya damdamin? Minsan damdamin nating magulang eh. Mauna na lang tayo, wag lang yung anak natin. Kasi narinig ko yan sa mother ko, sabi ng mama ko, mauna na lang yung kapatid ko na mayroong diprensya. May kapatid po kasi ako na tabunan ng lupa, medyo may diprensya sa isip.
Kaya sabi ng mama ko, mauna na lang yung kapatid mo magmamatay, wag na ako. Kasi iisipin ko siya sino mag-aalaga. Iba ang pasensya ng magulang. Iba ang pasensya ng ina. Iba ang pag-aalaga ng ina. Yung mga tunay na magulang, ha, uulitin ko. Kasi may mga magulang din po na marunong lumimot sa kanyang anak. Sinabi po yan ng Biblia. Yung tunay na na may pagkalinga sa, sa mga anak. Diba? Iba tayo eh. May mga anak nga, mga gulang nga, madamot, ayaw pa dadapuan yung anak nila sa langaw, sa lamok, ayaw mahahawakan, ayaw mahahalikan, ayaw may mga magulang pong ganyan. Hindi naman po natin sila masisisi kasi may magulang talagang overprotective. Ngayon, hindi rin natin pwedeng ikumpara. Lagi kong sinasabi na yung pagiging nanay mo, iba sa pagiging nanay ko. Huwag po tayong magkumparahan. Ito pagpapalaki ko sa anak ko, yan ang paraan ng pagpapalaki mo. Ay igalang po natin. Huwag nating ikumpara na ako ganito kong ina. Bakit siya ganung ina? Eh magkakaiba po tayo. Lagi po nating tatandaan yan. Na hindi natin pwedeng ikumpara ang paraan ng pagpapalaki natin sa pagpapalaki ng iba. So, kanya-kanya po tayong accountability sa Diyos. Kaya nga sa Diyos tayo humingi ng wisdom. Paano ba ang tamang pagpapalaki sa anak? Kay Lord tayo humingi ng wisdom. Kasi iba-iba po ang ating apelyido, upbringing. Iba-iba po ang pamilyang ating kinagisnan. Hindi natin pwedeng ikumpara. Ngayon din po natin, iba-iba yung sitwasyon natin. Iba-iba yung ano natin. Iba-iba yung, kumbaga yung character at attitude natin. So, yun po, hingi ng wisdom. Si Mary muna pag-usapan natin. Ano kaya damdamin mo bilang nanay? Nakikita mo yung anak mo nasa nakapako, tinutuya, alam mong walang kasalanan ang anak mo. Siguro parang hihimatayin ka sa tindi ng nararamdaman mo, di ba? Ang hirap pag nakikita mo yung anak mo. Alam ko may mga magulang dito umiiyak pa din. Bakit? Lalo na pag ang anak mo nakita mo nagtayo ng pamilya at hindi naging matagumpay. Damdamin pa rin ng nanay na yung makita mo yung anak mo hindi nagtagumpay sa pag-aasawa, na yung anak mo nakita mo naghihirap, nagdurusa sa lalaking pinakasalan o sa babaeng pinakasalan. Diba? Damdamin po ng ina yan. Hindi po yan mawawala. Kaya nga lagi kong sinasabi, yung mga manugang, unawain nyo ang yung mga bienan. Bakit? Kasi bago nyo yan naging asawa, yan ay unang kinalinga ng kanilang ina. Iba ang damdamin ng ina. Minsan, ang tingin sa manugang kaagaw. Kasi dati yung atensyon ng anak niya sa kanya lang. Eh dahil nag-asawa, nabaling yung atensyon. So inawain natin. Lagi nating tatandaan ito. Sinasabi ko pag nagpapayo ako sa mga ikakasal. Lagi kong sinasabi, kung mahal mo ang asawa mo, mahalin mo ang bienan mo. Bakit? Wala kang mapapangasawa kung wala kang bienan. Sila ang ginamit ng Diyos na magulang. Amen po? Kaya mahalin mo, ang pagmamahal mo sa magulang mo ay sa asawa mo, pagmamahal mo sa bienan mo. Dahil siya ang pinagmulan kaya ng asawa mo. Diba ba? Kaya yun po, bakit iba kasi talaga damdamin ng nanay? Ay ako lang eh, hanggat maaari nung si Jacqueline po, nung bata, madamot po ako sa anak. Kumbaga parang sabi ko, ganito pala yun. Kaya pala yung mama ko, nakikita ko, nauunawaan ko, totoo yun. Hindi mo mauunawaan ang magulang mo hanggat hindi ka nagiging magulang. Pero hindi madaling maging magulang. Kaya nga, minsan yung puso nakakadurog pag may nakikita kang mga anak na walang pagrespeto sa magulang. Hindi nila alam yung hirap na siyam na buwan dinala mo sa sinapupunan, na pinalaki, pinagpuyatan, diba, pinag-aral, hanggat maaari maibigay ang lahat. Tapos ngayon na meron ng kumikita na, ngayon na meron ng magandang buhay, nagtatrabaho na, may pamilya na, parang hindi na naaalala yung ina na ginamit ng Diyos. O magulang, wag lang nanay, magulang na ginamit ng Diyos para mapalaki siya. Kaya alam mo, totoo sabi ng Bible eh, pagpapalain ng Diyos ang mga anak na marunong lumingon. Hindi mo babayaran, pero lumingon ka. Dahil wala ka sa mundong ito kung walang magulang na nagpalaki sa'yo. Hindi sila perpekto, pero magpasalamat ka, may ginamit ang Diyos na magulang. Amen? Kaya saluduhan po, kaya po yung mga anak na nanonood ngayon, nakikinig, mahalin mo magulang mo. Ginamit ng Diyos yan para ikaw ay alagaan at palakihin. Hindi sila perpektong magulang. Pero lumingon ka. Bakit? Hindi mo mapupuntahan ang hindi ka magiging tao kung hindi sila ginamit ng Diyos. 'Di ba? Huwag nang tingnan yung pagkukulang. Huwag nang tingnan kung anong klaseng magulang. Lumingon ka lang. Bakit? Ito nga sabi ko, 'di ba? Pag ang magulang, mabuting magulang at ang nirespeto ng anak
ang pagsaludo ng Diyos nasa magulang. Bakit? Nirerespeto ka ng anak mo dahil mabuting magulang ka. Nasa iyo ang pagsaludo ng Diyos. Naging mabuting magulang ka. Pero pag ang magulang hindi ka rapat, dapat irespeto. May mga magulang kasing hindi responsable. May pabayang magulang, iniwanan ka. Hindi ka kinalinga, pinabayaan ka. Ginawan ka na hindi maganda. At talagang hindi mo maintindihan kung ano yung karanasan mo sa iyong magulang na hindi mo makalimutan. Nagdulot ng sakit na yung kalooban. Pero nirespeto mo ang magulang mo. Ang pagsaludo ng Diyos nasa iyo. Bakit? Hindi siya karapat dapat irespetong magulang. Pero ginalang at nirespeto mo, nasa iyo ang pagsaludo ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, pagpapalain niya ang pamilyang bubuin mo. Anong pangako ng Diyos kapag marunong kang gumalang sa magulang mo? Ginawa ni Jesus yan sa cross of Calvary. Bago siya namatay, inihabilin niya si Mary sa kanyang alagad. Pagpapakita ng Diyos ni Jesus na ang mga anak dapat marunong kumalinga sa magulang. Amen. Pangatlong wikang binitawan ni Jesus Christ. Hindi na natin, hindi sila perpekto. Pero kalingain mo, hindi sila perpekto, pero irespeto mo. Hindi sila perpekto, pero igalang mo. Bakit? Ang Diyos ang nangako, pahahabain ko ang buhay mo at ikaw ay pagpapalain ko. Pangako ng Diyos yan. Kasi madalang sa mga anak ang marunong lumingon sa magulang. Pero meron din naman, hindi ko po nilalahat. May mga anak ding marunong lumingon. Hindi ko po nilalahat. Mag-aralan po natin. So ano damdamin ni Mary? Diba, ikaw, nanay ka, makita mo anak mo nandoon. Napakahirap. Siguro hagulgul lang hagulgul si Mary dito. Kung idadramatize to, siguro mamumugto ang mata mo, kaiiyak. Bakit? Abay, masakit sa isang ina. Kaya minsan, mga anak hindi naiintindihan bakit natin sila pinoproteksyonan, bakit natin sila pinapaalalahanan, bakit natin sila sinasabihan, bakit? Dahil masakit sa isang ina pag ang anak mo nakikita mo hindi nagtagumpay, pag ang anak mo nakikita mo nagdudusa, naghihirap, hindi nakatapos ng pag-aaral. Masakit sa kalooban ng isang ina na makita ang anak niya na nasa hindi maayos na kalagayan. Gusto natin kung tayo man ay mamatay sa mundong ito, makita natin yung anak natin nasa maayos na kalagayan. Kaya maraming nanay eh. Kung tayo, gusto na natin magpahinga eh. May mga nanay gusto na magpahinga. Pero bakit ayaw mamatay? Bakit? Dahil sa mga anak, hindi nila alam ano magiging buhay ng anak nila pag iniwan nila. Diba? Ganyan damdamin natin bilang magulang eh. Ayaw nating mawala sa mundo ito kahit gusto na nating magpahinga dahil sa pagod, sa dami ng ating mga responsibilidad. Pero bakit ayaw natin? Dahil alam natin ano magiging buhay ng mga anak natin pag nawala tayo. Yan ang damdamin ng isang magulang. Amen! Hindi naiintindihan ng mga anak yan, pero maiintindihan nyo yan pag naging magulang na kayo. Amen po. Tuloy natin. So si Mary, yung damdamin niya bilang ina ni Jesus sa laman na nakikita niya yung anak niya tinutuya. Susunod, pangalawa, pag-aralan natin. Sabi sa Luke 2:25-35, "And so reveal their secret thoughts and sorrow like a sharp sound will break your own heart." Sinabi ito sa kanya ni Simon eh. Actually, pinrapi sa ito ni Simon sa kanya. Nung si Jesus ay kinarga ni Simon sa templo, sinabihan niya si Mary, darating ang araw, diba? So, basahin natin para maintindihan natin, na mangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami." So si Jesus, sanggol pa lang, pinrapisay na ni Simeon ang mangyayari sa bata. Ayan sabi doon. At ang sabi po, Santa, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip dahil dyan ang puso mo'y para na ring tinaraka ng isang balaraw. Sa English, sabi ni Simeon kay Mary, "And so reveal their secret thoughts and sorrow like a sharp sword will break your own heart." Oh. Bakit? Dahil balang araw hahamakin si Jesus. Kaya ang sabi niya, parang isang balaraw na itatarak sa puso mo pagdating ng araw. So, pinrapisin na ni Simeon sa kanya ang magiging damdamin ni Mary pagdating ng araw. Kaya yun po ang kanyang naranasan. Matinding panaghoy ng isang ina na ang kanyang anak nakikita niya, tinutuya, nagdurusa, pinaparusahan ng walang kasalanan. Ang tindi ng dalamhati ng isang ina. Kaya makikita po natin doon. Kaya sabi po doon,
He is still, Abidon, verse 26 to 27, basahin po natin yung salitang binitawan ni Jesus. So sabi doon, 26 to 27, nang makita ni Jesus ang kanyang ina, nakita ni Jesus yung kanyang ina, nakapako siya, nakita niya siguro yung kanyang ina, siguro, at alam ko 100% humahagulgol, umiiyak, nagdadalamhati, durog na durog ang puso. Nakita ni Jesus ang kanyang ina na umiiyak sa harapan niya, durog na durog ang puso. Alam natin ang damdamin ng isang magulang. Ang mga lalaki hindi lang minsan showy, pero nasasaktan din yan. Umiiyak din ang mga ama ng tahanan pag ang anak nila nakikita nila na nahihirapan o nagdurusa. Tayo lang mga babae ang iyakin eh. Masakit sa isang ina, mga anak. Hanggat mari sumunod sa magulang, masakit sa isang ina pag nakita ang anak hindi nagtagumpay. Damdamin po yan ang magulang. Kaya sana nauunawaan nyo ang mga magulang. Kaya sabi niya, nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, si John. Sabi po sa Bible, ang minamahal na alagad, wala naman pong binanggit, pero ang sa commentary po, ang tinutukoy dito na beloved disciple ni Jesus ay si John. Kaya sabi doon, sabi niya, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, ginang, narito ang iyong anak. So ang gusto natin makita ito, bakit niya inihabilin si Mary? Kasi nakita niya ang pagdadalamhati ng kanyang ina. Kaya hindi na ibitawan, kaya isa ito sa binitawang wika ni Jesus. Ginang, narito ang iyong anak. Pinapakita niya, narito ang iyong anak. Anong gusto ipakita rito? Sabi doon, even as he gives, sabi doon, seeing her sorrow, Jesus honored his mother by placing her into the care of John. Sabi doon, di ba? His sinless son is dying on the cross, di ba? Nakikita ni Jesus yung sorrow, yung pain ng kanyang nanay, yung pag-iyak, yung dalamhati. Kaya wala siyang nagawa kundi magbitaw ng isang salita ng pagpapahalaga, isang salita ng pagtatagubilin na ingatan ng kanyang ina sa laman. Na bagamat siya'y Diyos na nagkatawang tao, pero meron siyang ina sa laman na ginamit ng Diyos ang sinapupunan para maisilang siya sa mundong ito. Dahil sa tindi ng sorrow na nakikita ni Jesus, hindi niya nakaligtaan na ang kanyang ina ay kalinga bago siya mamatay. Yan ang gusto ng Diyos na damdamin ng mga anak. Na makita na kinakalinga ng anak ang mga magulang. Diba? Minsan takot natin yan eh. Ngayon may pakinabang pa tayo, malakas pa tayo. Paano kung hindi na tayo makatayo? Paano kung hindi na tayo makakain? Paano kung hindi na tayo makarinig? Paano kung hindi na tayo makakita? Aalalayan. Sakit ng kalooban ng ina kapag nakakarinig o nakakakita ng hindi magandang trato ng mga anak. Sana alam ng mga anak yan. Ang sabi doon, si Jesus ang sabi niya, even as he gives his life as a ransom for many, he still has time to think about the needs of one, his mother in the flesh. Diba? Kahit nasa sorrow na si Jesus, nakapako, tinutuya, nakapako sa krus ng Kalbaryo, ibibigay ang buhay kahit wala siyang kasalanan, pero hindi pa rin niya nakaligtaan na ano, yung ina niya sa bless, na ano, itagubilin sa kanyang mahal na alagad, kalingain ang ina niya bago siya mamatay, kahit siya'y nasa tindi ng paghihirap. Nakapako sa krus, tinutuya ng marami, nakabilad sa tindi ng sikat ng araw, sabi ng Biblia, pero naalala niya ang kanyang ina at tinagubili niya, kaya nag-iwan siya ng pangatlong wika, nagginang, narito yung anak. Diba sabi niya dun eh, anak, narito, sa disipulo, narito, sinabi sa alagad, narito ang yung ina. Kapatid, kalagayan ni Jesus yan ha. Puditin na natin, hindi maganda, pero kinalinga ang kanyang ina. Tayo pa kayang mga anak na nasa magandang kalagayan, huwag nating kaligtayin ang ating mga magulang. Ako po, bago po namatay ang mga magulang ko, nakabawi po ako kasi nilagay ng Diyos yan sa puso ko. Kasi lumaki po ako rebelde sa ama. Pero nung time na nakilala ko kay Lord at nagsisi ako, na ginanon ko yung papa ko kahit hindi siya perpekto. Pero nung time na pinagsisihan ko yun, bumawi ako. Kaya nung namatay ang mga magulang ko, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng pagkakataong makabawi din sa mga pagkukulang ko bilang anak.
Wala na alam po yan ng mga anak. Masarap sa damdamin ng magulang pag nararamdaman namin ang pagmamahal ng aming mga anak na pinaghirapan, na sinakripisyo namin. Diba? Hindi kasi madali maging magulang eh. Sana alam nila yung hirap. Hindi tayo perpekto. Sinasabi namin to sa mga anak, hindi po kami perpektong magulang, pero kailangan namin ng pagkalinga nyo sa pagtanda namin. Si Jesus nasa paghihirap, pero hindi niya kinalimutan ang ina niya sa laman. Lalo na sana yung mga anak na nasa magandang kalagayan. Kalingain, huwag niyong kalimutan ang mga magulang na ginamit ng Diyos para mailuwal kayo sa mundong ito. Hindi kailangang bayaran ang hirap ng magulang, pero yung paglingon at pagkalinga, kailangan po namin yan. Lalo na po yung mga magulang na matanda na, na halos wala nang tingin ay wala nang pakinabang. Sana bago sila lumisan sa mundong ito, maramdaman nila ang pagmamahal ng magulang. Kasi noong time na kami pinapalakik ang mga anak, alam natin ang sakripisyo ng magulang. Pare-pareho tayong magulang at sana maunawaan nyo ng mga anak. Si Jesus talagang makikita natin kahit nasa tindi ng paghihirap. Sabi doon, hindi niya nakaligtaan ang kanyang ina na ihabilin. Ikalingain ang kanyang ina. Nasa pagtindi siya ng paghihirap, maalala mo pa? So gusto pa kita sa atin ng Panginoon ito, mahalaga ang magulang. Si Jesus nasa gitna ng paghihirap. Nakapako, nakabilad sa araw, tinutuya. Pero hindi niya kinalimutan ang ginamit ng Diyos para mainiwali siya sa mundong ito. Yan ay paalala sa mga magulang. Amen. At kung wala na tayong magulang, kumalinga tayo ng matanda. Kumalinga tayo ng mga taong alam natin. Kasi ang matanda, wala na yung pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Diba? Kalingain po natin sila. Amen po. At ang sabi po dito, sabi po dun eh, the band of anguish and sorrow as well as love for one another. Diba? Naramdaman si Mary ang sorrowful, nasa pain, umiiyak, nanagoy. Alam natin yan. Hindi pwedeng tahimik lang si Mary dito. Magulang tayo, alam natin yan. Maaring ang tindi kayo, nakita ni Jesus yung sorrow ng kanyang ina sa laman. Diba nakita niya? Tapos si Jesus din, nakita niya kahit meron siyang matinding pinagdadaanan, inihabilin niya ang kanyang ina sa laman para sa kanyang alagad. Ano yung band ng magulang at anak? Na ba? Ang ganda nung kanilang yung band, di ba? The band, sabi dun eh, the band of anguish and sorrow as well as love for one another. Yung pagmamahal ni Mary kay Jesus na nandoon siya kahit hindi niya kayang tingnan ang anak niyang walang kasalanan na nakapako sa krus pero hindi siya umalis. Nandoon siya sa tabi. Nasa tabi siya o nasa harapan siya ni Jesus habang nakapako. Diba? Kahit hindi niya kakayaning tingnan ang anak niya pinarurusahan, ang anak niya tinutuya, ang anak niya dumadalas sa matinding sakripisyo, pero hindi niya kayang iwanan. Nandoon siya, si Jesus din, kahit nagsasakripisyo, kahit nakapako, kahit mayroong pinagdadaanan, hindi niya pa rin kinalimutang ihalbilin ang kanyang ina sa laman. Kaya yung band, diba? Yung band ng magulang at ng anak, napakagandang tingnan. Amen, kaya nagbitaw si Jesus ng pangatlong wika. At ang sabi po dito, Mary does not grasp the full extent of what is happening to her son and how he came to be where he is now nailed on the cross. Mary understands one thing is her pain and suffering as she sees her son linger on the cross in pain and suffering. Hindi naiintindihan ni Mary. Hindi naiintindihan ni Mary bakit nakapako ang kanyang anak. Pero ang alam niya, kailangan ako ng anak ko kahit hindi ko kayang tingnan ang kanyang kalagayan. Nandito ako kasi kailangan ako ng aking anak ko. Ng anak ko. Kaya yung pain niya, antindi. Yun lang yung iniisip niya, antindi ng lakas ng loob niyang humarap na makita niyang anak nakapako sa krus. Alam niyang walang kasalanan, pero alam niya kasi kailangan siya ng kanyang anak nung oras na yun. Diba? Bakit tinutuya ng mga gwardiya, tinutuya ng mga pinuno, tinutuya ng mga taong tinulungan niya, 'di ba? At ipinahintulot ng Ama sa langit na si Jesus ay dumaan sa ganung suffering, bakit? Para nga sa kaligtasan natin. Kaya si Jesus, hindi nabanggit kung nandun si Joseph. Wala po tayong wala pong nabanggit, pero si Mary nandun. Alam niya ang anak niya ay nag-iisa. Tinutuya ng magnanakaw sa tabi. At bilang ina,
iiwan, 'di ba, bilang ina. Kahit anong mangyari, magalit ang mundo sa anak mo, bilang ina, mananatili ka. Sa harapan ng anak mo, mananatili kang aalagaan at kakalingain ng anak mo. Yan ang damdamin ng tunay na magulang. Na kahit anong hirap, kahit anong sakripisyo, mananatili. Kaya nga tayo nagsasakripisyo eh. Kaya yung mga magulang dyan, kaya tayo nagsasakripisyo, alam natin isang dahilan yan. Para sa mga anak natin. Diba? Kaya hanggat kaya natin, tuloy natin yan. Bakit? Kasi ganyan ang damdamin ng magulang. Damdamin ng Diyos. May tatay tayo sa langit. Anong sabi ng Biblia? Yung Diyos Ama, diba? Hindi inintindi ang damdamin niya, yung sarili niyang anak, ano, ibinigay niya. Bakit? Ganyan ang pagmamahal ng magulang natin sa langit. Yan din ang pagmamahal ng magulang na si Mary. At yan din tayo, kaya ngayon relasyon natin sa Diyos, relasyon ng magulang sa anak. Ama namin, sumasa langit ka. Bibigyan kita ng karapatang maging anak ng Diyos. Damdamin ng Ama sa langit ng isang anak, anak ng Diyos. Kaya nga relasyon natin sa Diyos, isang damdamin, relasyon ng anak sa magulang. Kaya ano, ganyan ang damdamin ng magulang. Magulang ang nagsasakripisyo. Magulang ang umiiyak sa Diyos. Iiyak mo ang pamilya mo. Iiyak mo ang asawa mo. Iiyak mo ang mga anak mo. Bakit? Tayong mga magulang. Dahil ang damdamin ng Diyos sa atin, damdamin ng isang magulang sa anak. Oh, kaya dito po natin makikita, sabi doon, yung suffering. At ang sabi doon, as each feels the pain of the other, Jesus is burdened for the welfare of his mother. Diba, nararamdaman nila yung sakit ng kalooban ng bawat isa. Burden si Jesus, kaya nagbitaw siya ng pangatlong wika. Wika na alin? Nakihabilin ang kanyang pinakamamahal na ama sa, ina sa laman. At ang sabi doon, he gently reminds her that it was for this purpose he came to earth, to die for the sins of humanity. Sabi niya, woman, behold your son. Was not an admonition of failure. Yung pagsinan niya, ginang, naritong yung anak, hindi po failure yun. Hindi pagpapakita yung ginang, tina mo anak mo. O parang sinasabi niya, ginang, naritong anak mo, tingnan mo. Bakit? Tingnan mo, nakapako sa krus, pinarurusahan, tinutuya. Hindi po failure yun. Bakit sinabi ni Jesus, ginang, naritong yung anak. It is a sabi doon, it's a statement of fulfillment na naganap ni Jesus yung gustong ipagawa sa kanya ng Diyos Ama. Kaya sinasabi niya, ginang, naritong yung anak mong nagsakripisyo, mamamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran lahat ng kasalanan ng tao. Bakit sinabi niya, ginang kay Mary? Kasi maski si Mary nangangailangan ng kaligtasan, maski si Mary nangangailangan mapatawad sa kanyang kasalanan, maski si Mary nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos Ama sa langit. Kaya sinabi niya, ginang. Kasi pangit namang sabihin niya, di ba, kaya ginang ang sinabi niya para ipakita doon na si maski si Mary na ina niya sa flesh na nangangailangan ng kaligtasan, ng pagkamatay. Kaya ginang, naritong yung anak. A statement of fulfillment ng anak mo, narito, naganap ko, ililig, mamamatay ako para sa makasalanan. Kasama po si Mary doon. At ang sabi doon, to the disciple, here is your mother. Bakit yung sinabi, mother ba ni John? Si Mary? Ba't yung sinabi, here is your mother? Bakit po inihabilin niya? Bakit took her into his home? Diba? Kalinga, sabi doon, mula noon kinalinga. At sinabi niya sa alagad, naritong yung ina. Mula noon siya ipinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. So si John ang kumalinga kay Mary. Nasaan ang kapatid nila ni Jesus? Di ba may kapatid si Jesus? Nasaan? Bakit si John na alagad, hindi tunay na anak sa laman? Bakit? Doon inihabili ni Jesus. Kasi ito po ang senaryo. Sa John 7 verse 5 ang sabi, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumampalataya sa kanya. Kasi maski yung mga kapatid ni Jesus sa flesh, di ba? Hindi sumampalataya sa kanya. Kaya alam ni Jesus na si John the Beloved na nananampalataya sa kanya, isang disipulo niya, ang karapat dapat kumalinga sa kanyang ina. Hindi niya inihabilin sa kanyang mga kapatid, dahil mga kapatid niya, alam niyang hindi nanampalataya sa kanya. Kaya alam niya, wala, maaring hindi nasa magandang kamay ang kanyang ina. Kaya inihabilin niya kay John. Kasi alam niya si John ay mapagmahal.
Amen. Kaya sabi doon, Luke 8:19 to 21, dumating ang ina. Ito pa isang senaryo, bakit inihabilin ni Jesus ang pagkalinga sa kanyang ina sa laman kay John na disipulo niya, at disipulo niya hindi sa mga kapatid. Kasi sabi niya sa Luke 8:19 to 21, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit, sabi doon. Ngunit hindi sila makalapit, kaya ang sabi niya, hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. So bakit niya sinabing, anak, narito ang iyong ina. Sabi doon. Ah, hindi, sabi niya, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Bakit sinabi ni Jesus ganun? Eh, hindi naman anak ni John ni Mary si John. Kasi ang sabi ng Biblia, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Tinuring niyang kapatid si John. Bakit? Kasi sabi niya, ang nakikinig at tumutupad ng aking salita, sila ang aking ina at mga kapatid. Kaya tinuring niyang kapatid si John, hindi yung mga kapatid niya sa laman. Dahil yung mga kapatid niya sa laman, hindi nanampalataya sa kanya. Kaya sabi niya, narito ang iyong ina. Nag-gets niya, bakit niya sinabi yon? Bakit? Kasi ang turing niya kay John, tunay na kapatid. Bakit? Ang sabi ni Jesus, ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang tunay kong ina at mga kapatid. Ang sabi po doon, kaya doon natin makikita na yung pagmamahal ni Jesus para sa kanyang ina, inihabili niya. Sabi sa 2 Corinthians 12:14, ito po yung sabi ni Pablo, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. So, di ba sabi ni Pablo sa kanyang mga anak, o mga anak niya ito sa pananampalataya, pinuntahan niya ang mga taga-Korinto, at ang sabi niya, ito ay ikatlong pagpunta ko rito, hindi ako makakabigat sa inyo, sabi niya, bilang ama sa espiritual, kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Bakit kapatid? Ganito ang salita ni Pablo, kapatid, ang pamilya nating una, yung pamilya nating salaman. Yan yung nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga kapatid mo. Pero alam mo ba, may isa pa tayong pamilya. Yan yung pamilya sa pananampalataya. Pamilya din po ang tawag sa atin. At may tatay tayo sa langit. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus, ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking kapatid at ang aking ina, sabi niya. Isang pamilya tayo. Kaya sabi ni Pablo pangatlong punta ko na dito sa inyo. Bilang, sabi niya, tinuturo niya bilang magulang. Sabi niya, hindi ako makakabigat sa inyo. Kaya ako pumupunta rito, hindi para sa ari-arian nyo, kundi para sa inyo, yung pagmamahal ni Pablo sa mga taga-Korinto. Anong sabi niya? Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Ang mga magulang ang dapat nag-iimpok para sa mga anak, at hindi ang mga anak para sa magulang. Sabi ni Apostle Pablo. So anong gusto ipakita sa atin ng Panginoon? Ang mga magulang ang nag-iimpok para sa mga anak. Hindi ang mga anak ang nag-iimpok para sa magulang. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos, habang bata pa tayo, mag-impok tayo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong sasandal sa mga anak. Ang mga anak hindi dapat bayaran, hindi kailangan bayaran ang pagpapalaki mo, ang pagpapaaral mo, ang pagkalinga mo, ang mga bagay na ginastos mo, hindi dapat bayaran ng anak. Dahil yan ay responsibilidad na binigay ng Diyos sa iyo. Nag-anak ka, kalingain mo, palakihin mo, pag-aralin mo, tungkulin mo yan bilang magulang. Pero ang gusto ng Diyos, hindi babayaran ng anak, pero ang dapat ang anak, lumingon sa ginawa ng magulang. So hindi tayo tinutulungan ng anak natin parang bayad. Hindi kayang bayaran ang sakripisyo ng isang magulang. Pero ang ginagawa ng anak, pagkalinga, o kaya pagtanaw, o kaya kumbaga parang ang tawag dito, paglingon sa ginawa ng magulang. Amen. Kaya sabi ni Apostle Pablo, Kaya mga anak, mga kapatid, itong paalala sa atin, ikaw magulang ka sa gabing ito,
anong gusto ng Panginoon sa atin? Mag-impo ka. Kung may pagkakataon ka pa, mag-impo ka para sa rin. Kami mag-asawa, nag-uusap na kami ni Pastor Jack. Makatapos ng pag-aaral si Jake. Si Jake at loobin ng Panginoon, mag-iimpo kami para sa amin. Hindi kami sumasandal sa mga anak namin. Na isang araw, na kung kalingain kami ni Jacqueline, kalingain kami ni Jake, salamat. Thank you, Lord. Lumingon ang mga anak namin. Pero hindi kami sumasandal sa kanila. Sumasandal kami sa Diyos. Sumasandal kami sa Diyos na siya mag-aalaga, aaruga sa amin pagtanda namin. Bakit? Magulang ang nag-iimpok sa anak. Magulang ang nagsasakripisyo. Hindi anak ang nagsasakripisyo. Salamat kung lumingon. Salamat kung kumalinga. Salamat, pero inihahabili ni Jesus, mga anak, kalingain niyo ang inyong magulang. Hindi niyo man tungkulin, pero lumingon kayo katulad ng ginawa ni Jesus. Hindi niya tungkulin si Mary, dahil si Mary ay ina niya lang salaman. Siya ay anak ng Diyos, pero hindi niya kinalimutan. At anong gana? Inihabilin niya sa kanyang alagad. Hindi niya inihabilin sa kanyang mga kapatid. Sinugurado niya ang ina niya bago siya mamatay sa cross ng Calvary. Nasa maayos na kalagayan. Yan ang tunay na anak. Marunong mapagmahal sa magulang. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang gaganti sa atin. Kaya sa gabing ito, ano mensahe sa atin ng Panginoon? Amen? Ano mensahe sa atin ng Panginoon? Bilang mga magulang, hanggat may lakas, habang may panahon pa, maglingkod kay Lord, magbigay ng time kay Lord. Lahat, bakit? Kay Diyos, kay Lord tayo sumandal, wag sa mga anak. Bakit? Maraming magulang nabigo. Bakit? Sumandal sa anak, nagtiwala sa anak, umasa sa anak. Asan ang mga anak ngayon? Diba wala? Sa Diyos ka umasa, at ang Diyos ang hihipo sa puso ng anak mo para kalingain ka. Dalang ang tao, kahit ano, ang tao nagbabago, Diyos lang hindi. Para huwag tayong mabigo, huwag tayong masaktan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa atin dito, mensahe sa atin sa gabing ito, sa Diyos tayo sumandal, sa Diyos ka magtiwala. Sabi ng Bible, iiwanan ka ng lahat, may Diyos na kakalinga sa iyo. Kaya yung pagtanda natin, huwag nating iasa sa ating mga anak. Iasa natin sa Diyos. At ang Diyos ang ihipo sa puso ng ating mga anak. At yung mga anak na nanonood ngayon, bakit po ganito ang pangatlong wikang binitawan ni Jesus? Hindi tayo lahat magulang, pero lahat tayo anak. Hindi tayo lahat may asawa, pero lahat tayo anak. Dalaga ka, anak ka. O may asawa ka, anak ka din. Lola ka, anak ka din. Lahat ng tao, anak. Dahil lahat tayo may pinagmulan. Pero hindi tayo lahat magulang kasi iba walang asawa. So bakit ito hinabili pangatlong wika? Kasi gusto ng Diyos, yung relasyon ng magulang sa anak, dapat po yan nakalulugod sa Diyos. Kasi ang relasyon ng Diyos sa atin, ama namin, tatay sa langit, anak ng Diyos. Relasyon ng magulang sa anak. Naintindihan natin? Ngayon sa gabing ito, yan po ang mensahe sa atin ng Panginoon. Inihabili niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. Bakit? Ibig sabihin si Jesus, kahit nasa paghihirap, concerned siya sa kanyang magulang. Ganyan na maging damdamin natin. Kung may magulang ka pa, bawi. Kung malayo, sulatan, tawagan, kumustahin. Diba? Kalingain. Kung may maiaabot, iabot. Kung wala, panalangin. Diba? Lumingon, kung may maililing, kung mayroon kang magagawa, lumingon. Kung wala, at least yung pagkalinga, ang pagmamahal, sabi naman ni Apostle Pablo, hindi ari-arian nyo ang kailangan ko, sabi niya sa mga taga-Korinto, kayo ang gusto ko, ang dahilan ba't ako pumupunta rito, hindi ako magiging pabigat sa inyo. So sana ganun yung maging damdamin natin. No, hindi, di ba? Na ano, yung pagkalinga ng anak, yung pagmamahal ng anak, hindi lang yung material na bagay. Amen. Kaya kung mga anak, kasi may mga anak tayo, hindi naman lahat ng anak nagtagumpay. Maraming yung anak natin, sa atin pa rin umaasa. Maraming yung anak natin, ikaw magulang, huwag kang magsawa. Dahil yun ang sabi ng Biblia, ang magulang ang nag-iimpok para sa anak. Kayo namang mga anak, magsikap, tumayo sa sariling paa, hindi laging nandyan ang magulang. Hindi kayo laging may mahihingian, hindi kayo laging may masasandalan. Tumayo, magsikap, hanggat ang magulang buhay. Dahil isang araw, hanggat bata, hanggat malakas, dahil isang araw, babawiin ng Diyos ang magulang. Hindi habang panahon nandyan ang magulang. At mga magulang, huwag tayong sumandal sa anak natin, sa Diyos tayo sumandal. Amen? At mga anak, kalingain ang ating mga magulang. Sa gabing ito, alam ko hindi lahat ng magulang mapalad sa anak. At hindi lahat ng anak mapalad sa kanilang magulang. Pero may tatay tayo sa langit. Nawa aliwin tayo ng Panginoon. Sino nito mga magulang? Nagdadamdam sa anak. Na, alam ko may mga magulang na nagdadamdam sa anak. Hindi na sila naaalala. Hindi man lang makumusta. Hindi man lang madalaw. Maring pandemic. Pero hanggat maaari, marami namang means eh. Messenger, pwedeng tumawag, diba? Pwedeng mag-video call. Sige, hanggat maaari, kalingain natin yung magulang natin habang buhay pa. Dahil isang araw, kukunin ng Diyos.
Amen? Hanggat maaari makabawi habang buhay pa ang magulang. Hindi kailangan na maraming material na bagay. Yung pagkalinga, paramdaman ng magulang mo, lumilingon ka. May magulang na nagpalaki sa'yo. Lumilingon ka, may magulang na nagpaaral sa'yo. Lumilingon ka, may magulang na ginamit ang Diyos para mabuhay ka sa mundong ito. At tayong mga magulang, patuloy nating ipanalangin ang ating mga anak na kunin man tayo ng Panginoon na sila iwan natin na nasa maayos na kalagayan. Amen? Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin sa gabing ito. Panginoon, maraming salamat. Tinatas ko sa iyo una sa lahat ang mga magulang na nandito, Panginoon. Mga viewers namin, Lord, ngayon. Mga manonood na magulang. Alam mo ang damdamin ng magulang. Hindi madaling maging magulang, Panginoon. Dalangin ko, Lord, aliwin mo po ang mga magulang na nasasaktan. Mga magulang na matanda na, mahina na, wala nang pakinabang. Mga magulang, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman. Mga magulang, Lord God, na nagdaramdam sapagkat hindi naaalala. Mga magulang na naghahanap ng pagkalinga. Mga magulang na naghahanap ng pagmamahal, paglingon ng mga anak na nakalimot. Lord, aliwin mo po ang mga magulang. Sa oras na ito, alam namin na uunawaan mo ang aming damdamin. Hindi po kami perpektong magulang. Pero sinikap namin maibigay ang lahat para sa aming mga anak. Hindi po kami perpektong magulang. Pero nawa yung mga bagay na sinakripisyo namin para sa aming mga anak. Lingunin ang aming mga anak pagdating ng araw. Huwag makalimutan ang aming mga anak. Yung sakripisyo namin bilang magulang, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy kong dalangin, Panginoon, alisin mo yung, pag-alingin mo yung sugat na dulot, Panginoon, ng pagdaramdam ng isang magulang. Mga magulang na nasasaktan sa mga salitang binibitawan ng mga anak. Mga magulang na nakakaranas ng pambabastos ng mga anak. Mga magulang na nakakaranas ng masasakit na salita. Mga magulang na nakakaranas, Panginoon, ng walang respetong mga anak. Mga anak, Panginoon, na walang ginusto sa magulang, kundi mga bagay na makukuha lamang. Lord, hilumi po po ang sugat. Alam mo ang damdamin ng mga magulang. Salamat sa iyo kami sumasandal, hindi sa aming mga anak. Sa iyo kami sumasandal, Panginoon, na kakalinga sa aming pagtanda. Ikaw ang kakalinga sa aming pagtanda, Lord. At dinalangin namin sa aming mga anak na lumisan man kami sa mundong ito, makita namin ang aming mga anak na sa maayos na kalagayan. Lord, kagalakan ng magulang na ang aming mga anak ang tagumpay. At kung may mga magulang dito na ang mga anak nila, Lord God, ay nasa hindi magandang kalagayan. Ang mga anak nila, Panginoon, Father God, ay nag-asawa ng mag-aga, walang hanap buhay. Panginoon, alipin ang bisyo, alipin ang sirang pamilya, mga anak na nasira ang pamilya, mga anak, Panginoon, Father God, na wala ng asawa, iniwanan, Lord, kalingain mo po sila. Bilang magulang, alam mo ang puso namin. Nadudurog ang damdami ng magulang pag ang anak nakikitang hindi nagtatagumpay, especially sa buhay pag-aasawa, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin ang aming mga anak na wabago kami lumisan sa mundong ito, makita namin sila yung Panginoon ay naglilingkod sa iyo, makakilala sa iyo, Ama, at may maayos na buhay. Hindi man kumpleto ang pamilya, hindi man perpekto ang pamilya, hindi man ganung kayaman ang pamilya, pero may takot sa iyo, may pagsama mo ang pamilyang binuo nila, Father God. Marami pong salamat. Alam namin, hindi nasasayang ang panalangin ng magulang para sa kanilang mga anak. At Panginoon, ang mga anak, Lord God, katulad ng pangatlong wikang binitawan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagganyang concern at pagmamahal sa inang kanyang iiwan, inasalaman, Panginoon, inihabili niya sa Panginoon sa kanyang minamahal na alagad. Lord, yung assurance ni Jesus na ang kanyang inang iiwanan ay nasa maayos na kalagayan. Lord, hipuin mo po ang puso ng mga anak na may maayos na sitwasyon. Kalingain, alalahanin ang magulang na ginamit mo, Panginoon. Lord, yung mga anak, Panginoon, na nakalimot na sa kanilang mga magulang, Lord, hipuin mo po ang puso nila. Hipuin mo po ang puso ng mga anak, Lord God, na nakalimot na, Panginoon, sa kanilang mga magulang. Hipuin mo po ang puso ng mga anak na kung sumagot-sagot, Panginoon, kung paano bastusin, Panginoon, at hindi, Panginoon, irespeto ang magulang na ginamit mo, Lord. Excuse me.
Ipoy mo po ang puso ng mga anak na ito na maramdaman nila yung sakit ng kalooban na naidudulot nila sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga bagay, mga attitude na ipinapakita. Lord, salamat po. Alam namin, ikaw lang ang may kakayahan na magbago sa puso ng aming mga anak. Salamat, Panginoon. Maging katulad sila ni Jesus, yung pagkalinga sa ina, hindi kinalimutan ni Jesus. Kahit nasa siya, Panginoon, nasa cross of Calvary, na nasa paghihirap at pagdadalamhati, pero hindi niya nakalimutan kalingain ang ina na pinagkatiwala mo sa kanya at ginamit mo para mailuwal siya sa mundong ito. Lord, ganyan po ang ilagay mo sa puso ng aming mga anak. Lagay mo din po sa puso namin, Panginoon, na kahit kami may mga magpamilya na, Lord, habang buhay ang aming mga magulang, bigyan mo kami ng pagkakataong makabawi. Bigyan mo kami ng pagkakataong maipadama ang pagmamahal. Ang lumingon, Panginoon, na kahit hindi madaling mag-alaga ng magulang, hindi madaling mag-alaga ng matanda, hindi madaling mag-alaga, Panginoon, parigandang hindi na nakakarinig, nang hindi na nakakakita, alagain na, Lord God, pero lagyan mo kami ng puso, Lord God, na mapagmahal sa magulang, dahil yun ang kinalulugdan mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabing ito, kalingain mo ang mga anak, Panginoon, na walang magulang. Kalingain mo ang mga anak, Panginoon, na nasa sakit ng kalooban, na iniwan ng mga magulang, hindi kinalinga ng mga magulang, hindi mahindali ang kanilang sitwasyon. Kailangan, kalingain mo rin po ang mga magulang na iniwan ng mga anak, kinalimutan ng mga anak, hindi nirerespeto ng mga anak at pinabayaan ng mga anak, Lord. Kalingain mo rin po ang mga magulang, Father God. Lord, ingatan mo at pagpalain ang aming pamilya. Mamagitan ka, Panginoon, na ang pamilya namin maging maayos. Hindi perpekto, kaya inaanyayahan ka namin. Mamagitan ka sa bawat sirang relasyon. Sa bawat sirang relasyon ng magulang at ng anak at ng anak sa magulang, Father God. Kahabagan mo po ang aming pamilya. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, pangatlong wikang binitawan mo, concern ka sa bawat relasyon ng mag-ina, ng ng ina sa anak, ng anak sa ina, ng ama sa anak, ng anak sa ama. Concern ka sapagkat pangatlong wikang binitawan mo upang ipakita mahalaga sa iyo ang pamilya, Panginoon. Salamat po, Ama. Tinatas namin sa iyo, Panginoon, mga kapatid namin na may prayer request sa gabing ito, Panginoon. Lord, humihingi po ng kagalingan, Father God, ang aking kapatid na si Harold Prasedes, healing dahil nilalagnat po siya. Si Joyce De Mesa, Lord, humihingi ng healing sa hyperthyroidism niya, Panginoon. Si Sister Nitz Bagorio, Panginoon, na mataas ang sugar, Lord, humihingi po ng healing, Father God, at B. Raquel. Si Jovelyn Cervantes Halili, Lord God, na pati na humihingi ng complete healing, complete recovery, and miracle. Lord, si Joshua Ordaz, na nag-positive sa COVID, Father God, humihingi po ng healing at miracle. Lord, si Baby Buena Pe, Father God, humihingi ng complete healing, complete recovery and miracle. Si Mylin Serrano, Panginoon, na humihingi ng complete healing, complete recovery and miracle, Father God. At Lord, ganun din si Marla Dorotea Babilonia, Joseph Ezekiel, Jariel, Ethan, Jacob, Elijah, Jaden Babilonia, ang mother at anak na nag-positive sa COVID, Father God, humihingi ng kagalingan sa iyo, Father God, at yung iba pa nilang mga anak ay magkaroon ng negative swab test in Jesus' name. Lord, si Nebrick, Ariana, at si Naina, Lord, negative swab test, Lord, humihingi ng kagalingan. Si Reynaldo, Elvin, Russell, and Nebrick, Lord God, complete healing, complete recovery, and miracle. Si Rosemary Villanueva Reboncos, Panginoon, at Nilo Reboncos, at mga anak, Lord God, na nag-positive sa COVID, Father God, humihingi po ng kagalingan at miracle galing sa iyo. Lord, si Larissa Santa Ana, Lord God, humihingi ng kagalingan ng kanyang balakang. Si Jovelyn Cervantes, Lord God, humihingi ng kagalingan, complete healing, complete recovery, and miracle. Si April Magpantay, Lord God, namamaga ang paa, humihingi po ng kagalingan at ang himala na galing sa iyo. Lord, si Lyndon Mendoza, humihingi na, Panginoon, ng ang kagaling at miracle, Panginoon, para sa barang ugat sa puso niya. Ganyan din po si Angie Cuevillas, Panginoon, na may thyroid nodules at goiter, Father God, humihingi ng healing at miracle, Father God. Lord, tinataas ko sa iyo, mga kapatid kong ito, na humihingi ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko anumang sakit at karamdaman sa kanilang katawan to get out from their bodies right now in Jesus' name. At kinakalagan ko ang kagalingan, ang himala na galing sa iyo. Dinideklara ko sa iyo, mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. At yung mga nag-positive sa COVID, Lord God, palakasin mo kanilang resistensya, Panginoon, at labanan ang virus na yan in Jesus' name, Father God. At salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko sa yung mga latay nagkaroon ng kagalingan ng aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang complete healing,
complete recovery, ang miracle, Father God, na galing sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinatas ko rin po sa iyo, Father God, ang aking kapatid na si Mar Hernandez. Panginoon, patuloy salamat sa favor, answered prayer, at Panginoon, Father God, kung protection mo sa kanya at sa buong niyang pamilya. Ganyan po kay Ellie Duran and family na nasa Italy. Lord, salamat sa favor, answered prayer, protection mo sa kanya at sa buong niyang pamilya, Father God. Ganyan po si Domingo and Sister Annie Silio and family. Salamat sa favor, answered prayer, protection mo sa kanya, sampu ng kanyang buong pamilya, Lord God. Ganyan po yung Father God, si Lydia Simon, Panginoon. Salamat sa favor, answered prayer at protection mo sa kanya at sa buong niyang pamilya, Father God. Ganyan po yung Father God, humingi po ng kagalingan, Panginoon, Father God, na humingi po ng prayer ang aming kapatid na si Sarah and Anthony De Los Reyes. Lord, salamat sa favor, sa lakas, katatagan, Panginoon, at patuloy na protection mo sa kanilang mag-asawa sa tuwing sila pupunta sa kanilang trabaho, Panginoon, at yung patuloy na pag-iingat mo. Lord, yung prayer request ng aming kapatid na Tamayo family, Gonzales family, Pestrana family, Lord, salamat sa protection mo sa pamilyang ito at patuloy mong pagsama, Panginoon, at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Lord, hindi po, Panginoon, Father God, prayer request, Panginoon, ni Jaja, husband, Noel, Nikki, Tita Letty, Panginoon. Humingi po sila ng protection, Lord God, at patuloy mong pagsama sa pamilya nila, Father God, in Jesus' name. Lord, ganun po sa comfort sa pamilyang iniwan ni Joel, na kapatid ni Sister Irene Bonfils, Panginoon. Patuloy mong aliwin, Panginoon, ang pamilyang iniwan ni Joel, Father God. Patuloy ng pagkalinga mo sa pamilyang ito at patuloy mong pagsama, Father God. Ano din pa rin, Father God, sa pamilya ni Pastora Vicky Dayo, Lord God, na naiwanan pa rin ni Brother Joey Dayo, Lord. Salamat sa pagkalinga mo, Panginoon, sa pamilya ni Pastora Vicky at patuloy mong protection sa kanila at sa buo nilang sambahayan. Lord, tinatas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pamilya sa gabing ito, lahat ng viewers na nanonood, Lord God, ngayon sa gabing ito, lahat ng pamilya namin, Lord, dinideklara namin yung protection ng banal mong dugo sa aming mga anak, sa aming mga asawa, mga frontliners, Panginoon, Father God, mga mahal namin sa buhay, nasa probinsya, nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kapanatagan na ang tunay na pag-iingat sa pamilya namin ay nasa iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo ang pamilya namin na nasa abroad. Ingatan mo, Panginoon, Father God, ang pamilya namin nasa probinsya, nasa Manila, Lord God. At kapanatagan sa mga kamag-anak namin na nasa abroad, Panginoon, na ang kanilang pagkalingan mo, Panginoon, Father God, sa mga pamilya nilang naiwan sa Pilipinas. Salamat, Lord God, dinideklara namin ang tunay na pag-iingat mo, Panginoon, sa aming pamilya ay nasa iyong mapagpalang kamay. Salamat po sa pagsama mo, provision mo, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, na ngayon ay pandemic at naka-lockdown kami, Lord. Provision mo, Ama. Nagtitiwala kami kung ang ibon sa parang hindi nagpapagal pinakakain mo. Mas mahalaga ang pamilya ng bawat isa sa amin na mga anak mo. Ikaw ang Diyos na kakalinga sa amin, Father God. Marami pong salamat, Father God. At Lord, tinatas po namin si mga kapatid namin na mayroon pong birthday today, si month of March, Father God. Si Ma'am Crystal Estadillo, yung advisor po ng anak ko, Sister Chona Trungil, yung anak po ni Pastora Mer Villanueva, Rosario Lumba, yung manugang po ni Tatay Pit Lumba, President Rodrigo Duterte, ang aming pong mahal na presidente, Andre Joaquin Kalimlim Ilawan, happy birthday, Imelda Durilag, at Nisin Pili Bugayon. Lord, salamat po sa mga kapatid namin na nagdaos ng kanilang kaarawan sa month of March. Lahat po ng birthday celebrant ng March, salamat po sa Panginoon sa dagdag na buhay, sa long life, good health, protection, answered prayer, at marami pang karanasan, Panginoon, Father God, ang patuloy mo ipaparanas sa kanila. Salamat po, Ama, nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo sa kanilang buhay. Ganun din po ang aming Presidente Duterte, Lord God, patuloy mo bigyan ng karunungan sa bawat desisyon, sa bawat problema hinaharap ng bansa Pilipinas. Bigyan mo siya ng karunungan sampu ng kanyang mga kasama, Panginoon, at patatagin, bigyan ng malakas at malusog na pangangatawan. Hindi niya kaya kung wala ka, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang aming presidente. Sampu, Panginoon, Father God, ng mga opisyalis ng bansang Pilipinas, Lord God. Kalingain mo ang bansang Pilipinas. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Humingi kami ng tawad, Ama. Ikaw ang kumalinga sa aming bansa, Ama, na humingi, Panginoon, Father God, ng patuloy na pagsama mo. Provision, Panginoon, protection na galing sa iyo, Ama. At dinideklara namin, ano man ang mangyari sa bansang Pilipinas, ang lahat na nagtitiwala sa iyo, Ama, ay hindi mapapahamak at walang magagawa ang kamay, sapagkat ang nasa iyong mga kamay, kahit kailan ay hindi kayang galawin ang kaaway. Salamat, alam namin ikaw ang nag-iingat sa amin. Sa iyo ang papulit pa sa salamat sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Kayakap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasang suliranin, malulunasan